Hello, welcome back again to my channel. It's me again, it's Mars. Ayan, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. So, ngayong araw, ang ating pag-uusapan ay about sa kung paano natin mapanatili yung pagkakinis ng ating singit. Kasi halos lahat naman ng problema natin ay ang ating pagkaitim ng ating singit. So ngayong araw yan ang ating pag-uusapan. Kaya kung gusto niyo malaman, tapusin niyo ang video ito, at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, paki-subscribe niyo na ako at paki-hit na rin yung ating bell button para kayo ay notify sa mga susunod kong video. So ito muna, hello sa mga sa lahat ng mga taga South Upi. Hello sa inyong lahat. Ako po ay from South Upi. At binabati ko naman ang aking, or isa shout out ko naman ang aking kaibigan na hindi ko pa na-meet in personal, pero siya ay laging nakasubaybay sa akin. Ikaw lang at ako na nasa Kuwait siya, doon siya nagkaroon ng pamilya. Kumusta kayo dyan at ingat kayo palagi. Hi din kay Miss Maribik Ato. Yan ay aking kapitbahay sa South Upi, pero siya ay nasa Kuwait ngayon. Kay Anan Kamsa, na hindi ko pa rin siya nami-meet in person. Hi sa iyo din at ingat lagi. And especially to my friend na lagi ko nang nakabanding dati. Siya ay nasa Saudi din ngayon. Si Janet Silvio, or sa kanyang FB account ay Janet Vlog ng Saudi. And to my friend also, shout out sa kay Anna May Nafika na nasa Saudi rin, para alam niya kung sino siya dahil maraming Anna May. Siya pala si Anna May Lawa, yung kanyang talagang real name. So yan, complete name niya. And sa aking kaibigan din through video call nung ako'y nasa Saudi pa, Wingy Anton, ang kanyang FB account. So, hindi ko pa rin totally alam ang kanyang full name. Siya ay from North Upi. And hi to Ginski Rose Agay, sa aking kaibigan na nasa Saudi. Ingat kayo lagi dyan. And more pag-unawa sa mga Saudiyan habang kayo ay nandyan. To Leslie Benito, hindi ko pa rin nami-meet. Hi din sa'yo. And Bea Love Arimaw, hindi ko pa rin na-meet. Hi din at ingat lagi dyan. And to Dina Ampuk Romero, hi mate, kumusta dyan? Classmate ko sa elementary. Sa mga hindi ko pa nababanggit, sa susunod kong vlog ay akin kayong i-shout out. Hi sa mga kapwa ko, Taduray, Fio, Buuto, Fio, Tersang, ingat. Gompluhan ng Damasal, Tawas nga, Taklid. So, yun lang ibig sabihin, kumusta ang aking, yun ang aming talagang lingwahe. So, yun, mahirap kong ipaliwanag sa Tagalog. So, yan, back tayo sa ating pag-uusapan is ay about sa kung paano natin mapanatili or maibalik sa normal na kulay ang ating singit. Diba, ang kadalasan or nakakarami sa atin, ang problema natin ay ang pag-itim ng ating singit. Kasi minsan nakaka-turn off din kasi pag nakikita natin, di ba? Nakaka-turn off kasi napaka-itim na, di ba? So, kailangan natin yun maibalik sa natural na kulay na hindi naman totally sobrang puti. Pero dahil nga sa hindi natin pag-alaga ng ating singit ay umiitim na, sobrang itim talaga, na supposed to be hindi ganun kaitim, may natural na kulay dapat, di ba? So marami ang mga taong gumagamit ng kung ano-anong ginagamit para lang mapaputi ang ating mga singit. So etong pag-uusapan natin ay wala kayong gagastusin kung paano nyo papuputiin ang ating singit or maibalik siya sa natural na kulay. Kasi lahat tayo pinoproblema natin yan. So, yung iba gumagamit sila ng lemon na para mapaputi yung kanilang singit. Kaya lang dahil nga sa lagi itong nagagasgas,
laging naiipit ng mahihigpit, umiitim pa rin kahit nga sa bewang natin, umiitim, di ba? So, eto na guys, eto yung pinakasimpleng paraan, very very simpleng paraan, paano natin mailagay or maibalik sa natural na kulay yung ating singit. Eto, alam nyo ba kung bakit ang iba hindi sila nagsusuot ng panty? Dahil nga kapag nagsusuot tayo ng panty, yun yung dahilan na umiitim yung ating singit. So, pwede naman tayo magsuot ng panty na walang garter sa singit. Yung walang garter sa singit or medyo maluwag ang gagamitin nating mga panloob. Eh, ang iba nga, di ba, ayaw nila magpanty. Naka-short lang na malambot na short or mahigpit na malambot na walang garter. Kung sa lalaki pa, sa mga lalaki, ay boxer short ang sinusuot nila. Nakikita nyo yung mga lalaki na hindi na nagsusuot kasi dati ang uso is brief. Ngayon, ang uso na ng mga kalalakihan ay boxer. Alam nyo kung ano ang nakakatulong sa pagsuot nila ng boxer? Yun yung bumalik sa natural na kulay yung kanilang kutis dahil hindi na sila nagsusuot ng masikip. Masikip dahil yung mga brief ay may garter yun sa singit. Kaya simula nang naoso ang boxer, wala na siguro masyadong maraming maitim na singit na lalaki. Pero sa ating mga babae, siguro marami pa dahil hindi pa natin natutuklasan or hindi pa natin na itatry dahil sa kakasuot-suot natin ng panty. Yun yung dahilan kung bakit umiitim talaga yung ating singit. Pero sa ngayon, sana dahil narinig nyo ngayon, dahil hindi naman kabastusan siguro kung halimbawa na hindi ka magpanty. Kasi para tulungan natin yung ating singit na hindi patuloy na umiitim ng umiitim, na hindi nakakatakot tingnan dahil sa sobrang itim na. So, para sa akin, ang idea ko ay magba-boxer short na rin ako, yung masikip. Or, mayroon naman tayong nabibili na cycling short. Yun, pwede yun. Pwede na yung cycling short na susuotin. Pero, yung tela, wag yung magaspang. May magaspang kasi na cycling short. Kailangan bilhin natin yung cotton. So, para maiwasan natin yung pag-itim ng ating singit at maibalik natin sa natural. So, yun lang yun, guys. Hanggat maaari, kung nasa bahay naman tayo, pwede tayong naka-shorts lang nang walang panty. Kasi para iwasak, minsan nga masakit eh, lalo na sa mga nagsusuot ng masikip na panty. So, kailangan lang natin magsuot ng ganun kapag may dalaw tayo para sa protection. Or, kasi kung maluwag ang suot natin, hindi panty kapag may dalaw tayo, sana man natin ikakabit yung ating diaper. So, ganun lang yun guys. Suot tayo ng maluluwag at cotton na cycling short para maibalik natin yung dating kulay ng ating singit. So, yun lang yun guys. Hopefully na nakapulot kayo ng konting aral sa aking na-share ngayong araw. And always pray tayo mga kaibigan na tuluyan ng gumaling ang coronavirus na nandito sa ating or nandito sa mundo para bumalik na tayo sa normal. Magtiwala tayo at magpray tayo sa Panginoon na bibigyan niya ng lunas or magbibigay siya ng himala para matapos na to. So yun lang guys, thank you for watching and God bless to all of us.